Mag-gear up na kami, ay gear up tuloy. Tanga talaga. Mag-take off ulit kami. Dire-diretso na kami papuntang Subic. Medyo man nagka-problema kami sa kasama namin. Siyempre kasamahan yun, kaya gumawa kami ng paraan. Buti na lang may kakilala si Dave. Tinawagan, pina-rescue yung Ninja 650 na kasama namin na putulan ng kadena. Buti na lang wala nangyari sa kanya, nabantayan na niya agad yung kadena niya. Napakahirap pa naman yung ganun. Yung mapuputulan tayo ng kadena, yun ang pinakadelikado. So, diretso na kami. Napasok na rin kami sa Subic. Hindi ko pa rin alam saan kami pupunta. Ang destination namin sa lugar dito sa Subic.
dagat guys, oh. Ito na nga pala yung Ralis. So dito kami tatambay sa Ralis Cafe. Tama ba? Cafe ba? Ay nako. Oy! Ano yun? Z1 natumba. Parang naalala ko yung nagkibiyan kami, natumba din ako dun eh. Sana okay lang si brother, no? Itsura ng Ralis malapit sa dagat, parang nakapamingmit kasi kuya doon. Nakakuha na ba? Sarap naman ganun. Yung kanilang buhay guys, ang sarap yung namimingmit. Favorite ko yung ganyang bagay sa totoong buhay. Sa totoong buhay, hilig ko din na mamingmit ng isda. Mahilig ako muna sa dagat, kalikasan. Ayan, ito yung Ralis na tatambayan namin. Pauwi na kami. Ewan ko saan kami dadaan. Dumaan kami sa magandang lugar ng Subic. Mabundok. Balita ako, ito yung mga lumang kampo ng mga militar dati ng mga US. Lalo na yung Red Cross na tinambayan namin. Red Cross daw yun. Yun yung ginagamot ng mga sugatang sundalo dati sa gyera ng Apon. Thank you.
dito yung adventures. Gaano kaganda ang daan na to. Yung bang parang stress na stress ka sa bahay, tapos dumaan ka bigla dito, mawawala na lang. Ayan guys, sa hindi pa po nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo at maraming maraming salamat sa inyo at God bless sa inyo. Hanggang dito na lang po, ito na nga po si Chef Moto J ang yung lingkod, ingat at paalam sa inyo, see you next week, alam.